Welcome po sa Joy sa Joycy Pattern Tutorial. Ito po yung ating walong guhit. Okay? Yan. Nakikita niyo yan ha? Meron na tayong drawing. Maayos-ayos na yung drawing natin. Ito yung sa ano ko to, yung ginagawa kong book. So, kasama po ito. So, explain ko lang po uli sa inyo. Meron tayong walong guhit. Okay? 8 lines na napaka-importante pag gumagawa po tayo ng basic pattern ng bodies, basic pattern. Okay? Yan. Paano tayo mag-start? Okay, eto na siya. So, number one, meron tayong, tinawag ko na lang siya na ano, na down. Okay? Down. Para pag sa susunod, mabilis ako mag-explain. So, meron tayong walong guhit na mag-start siya sa down 20, down 2, down 20, down 25, down 32, down 42, yan, ito yung sa may ano, yung sa pinaka blouse natin, okay, hanggang waistline. So, bakit siya down to? Kasi po para makuha natin yung shoulder natin. Okay? Bakit siya down 20 para makuha natin yung armhole? Bakit siya down 25? Ito yung ating nipple, mula sa shoulder hanggang sa may nipple. Puro siya centimeter, okay? Tapos yung 32, kahit sukatin nyo na lang yung katawan nyo, down 32, under bust, is, yun siya 32. Pwede siyang 35. Etong tatlong ito, 25, 32, at saka 42, magbabago siya, depende sa tangkad at saka sa liit ng tao. Okay? Minsan maiksi ang figure niya. Pwede siyang 39. Tapos, wala pa siyang bust, wala pa siyang ano, maliit yung breast niya. Okay? So, pwede siyang 22 pag bata pa. 22, 23, hanggang 25. Pero ito po standard ito. So, ang ginamit ko standard mannequin size. Okay, ang waistline niya is 25 inches. Ganyan, 25, 24. Yan. Okay. Ilang guhit na siya? 1, 2, 3, 4, 5. Limang guhit hanggang sa may waistline. Naku, huwag niyong kakalimutan na meron tayong limang guhit para sa pattern ng body. Okay? Yan. From the waistline, mag-down kayo ng 12 cm, 25 cm, at saka 30. Bakit? Ito yung 12 cm gagamitin natin siya sa paggawa ng dart para sa palda. Hanggang 12 cm lang siya. Itong 25, ito yung pinaka-importante na hips, kung saan yung pinaka-mabukol na hips. Okay? Doon kayo magsusukat. Okay? Tapos, etong down 50, above the knee. Okay? Kasi pagka pencil cut siya, syempre sexy. So, kailangan susukatin natin to para maganda yung damit natin. Bali, itong pattern na ginawa ko, hindi lang para sa upper part, pati diretso na siya, pati dito. Para isang buong damit na siya agad. Okay, eto siya o. Oh. Yung down, yung number one na guhit is para sa shoulder. Number two na guhit is para sa armhole. Number 3 is para sa bust line, para makuha natin ng bust line. Ito yung nipple, ito yung nipple. Tapos, yung chest natin. Okay, yung chest ito. Nipple, tapos chest. Tapos, yung partner din si underbust, si Empire, yun din yun. Pagsukat nyo, pabilog din siya. Okay? Tapos, itong si number 5 is waistline. Okay, ayan na siya. Tapos, first hips, yung down 12. Second hips, yung down 25, at saka yung above the knee, eto siya, yung down 50. Okay? Yan. Walong guhit, okay? Para makagawa kayo ng isang damit na skinny na damit or pencil cut na palda. Yan. Putol-putol lang siya dito. So, eto na. Okay. Ang kailangan nating sukat, okay. Eto siya. Yan. Una sa likod, shoulder, yung buto dito. Sa balikat, okay, shoulder, number 1. Tapos number 2, katalikod yung ano, yung tao, no, yung model nyo. So number 2 mula dito sa baba ng leeg, okay, pababa sa pinakamalalim na kurbada niya. Kasi di ba minsan nakaliyad yung tao, saan yung malalim, saan yung bewang, dito kayo titigil. So magkaiba ang sukat ng harap at saka likod, kaya meron tayong back figure at saka front figure. Okay? So ang likod ito, nakatalikod lang siya, sukatin nyo ng ito number 1, tapos number 2. Okay? Tapos number 3, okay, haharap na siya. Haharap na yung customer nyo. Okay, yung model.
So, number 3, yung bust point. Ito siya. Bust point yung nipple. Okay? Number 4, yung underbust. Okay? Underbust. Sa baba ng suso. Okay? And then, number 5, yung front figure natin. Front, ha? Ito yung back figure. Ito yung back figure. Yung front figure. Figure, tignan nyo, magkaiba siya. Meron siyang pagkakaiba 2 cm. Minsan, kapag liyad na liyad, 3 cm hanggang 4 cm. Depende po sa laki ng chest ng model nyo. Okay? Pero ang standard kasi, 2 cm lang ang lamang niyan pag, nasa normal na, ano, na size yung client, ganon. Okay. Tapos, number 6, sukatin nyo na yung paikot ng, ano, ng chest. Okay? Yung bust line niya. Okay? Sukatin nyo na yung paikot. Ito na siya. Tapos, sukatin nyo na rin yung paikot ng empire. Tapos, yung paikot ng waistline. Okay? Number 8, ayan o. Tapos, number 9, paikot ng first hips. Number 10, paikot ng second hips. Okay? And then, number 11, yung above the knee, sukatin nyo, medyo nakaawang ng 3 cm or 4 finger yung model para naman makalakad siya. Okay? Number 11. So, number 12, yung armhole na. Sukatin nyo yung armhole, yung sa may kilikili, paikot. Okay? Tapos, sukatin nyo na rin yung bicep niya. Yung circumference. Yan. Hanggang dyan lang muna tayo. Okay? Kasi yan naman ang importante sa paggawa ng pattern. Okay, ito siya, ha? Ito yung sample size ko. Okay, ito siya. E-check nyo kung magtatali tayo ng, ano, ng model. May pagkakaiba yan, konti lang. Ilang puntos lang yan. Okay, syempre, hindi naman kayo magmo-model ng mataba pa muna kasi malilito kayo. So, medyo yung, ano, muna. Sapitit muna tayo, okay? So, shoulder, back figure, bust point, under bust, front figure. Okay, bakit ko siya kinulayan? Okay? Kasi ito puro siya patayo na sukat, ha? Puro siya patayo. Ito. Bust point. Ito yung harap na patayo. Okay? Tapos ito, yung bust line, empire, waistline, first hip, second hip, above the knee, armhole, tsaka bicep circumference, puro yan paikot. Okay, paikot siya. Eto, binukod ko yung dalawa kasi sa likod ito. Tapos ito, sa harap na ito lahat. Okay, yan. So, dyan tayo mag-i-start. Kailangan ma-memorize nyo muna ito. Itong walong guhit na to. Yan, i-memorize nyo muna yan. Tapos ituturo ko sa inyo kung paano ang paggawa ng unang hakbang ng pattern, bodice pattern. Basic bodice pattern, okay? Yan. Ito na siya, ha?